Hello. Good morning, good afternoon, and good evening. Para po sa aking mga subscribers, viewers, mga kaibigan ko, at sa mga teachers, lalo na po sa mga estudyante. At sa mga followers po na naghihintay po ng panibagong video na makakapagbigay sa kanila ng impormasyon. Ang video ko po ngayon ay tungkol po sa stamp o selyo na ginamit po noong 1903 po. Ito po ay ang 2 cents polygreen. Ang ito ay umabot po hanggang sa taon na 1933. From 1903 hanggang 1933. Yan po ang itsura ng stamp o selyo ni Gat Jose Rizal. Puli green po yan. Green color po. Green color. Ang nakatatak po dyan, Philippine Island. Ayun po. Philippine Island. Ayun po. Philippine Islands. Tapos, United States of America. Yan. Ayun po yung 2 cents. Tapos, ayan po. Tapos, mayroon pong shield. Ayun po shield. Nandun po sa loob ng shield yung mukha ni Dr. Jose Rizal, ang pambansa po nating bayani. Yan po ay nagsimula po ang stamp na ito noong 1903 o 1903. Tumagal po yan hanggang 1933. Yan pong design na yan. Kalinsabay po yan, meron pa pong isang stamp ako rito na kamukha rin po niyan, pero mayroon pong nakaprint na ito po, may nakaprint po na airmail. Ayos po lang po. Ayan po, may nakaprint po yan na airmail. Yan. Nakashield po yan pareho. At malinis po yung stamp na yan. Maganda. Yan. Ganun din po itong kabila. Itong isa. Ang pagkakaiba, niya, ang pagkakaiba lang po niya, may nakatatak pong airmail. Ito po itinatak po nung panahon na from 1917 hanggang 1932. Yan po. Yung may overprint po niya na airmail. Yung tatak po niyan ay from 1917 to 1932. Yan po. Ganun po rin yan. May sa gilid po, may 2 centavos. 2 centavos. Kaya lang ito po, kompleto po yung perforation. Ayan po, yung butas. Ang tawag po doon sa perforation na yan, yung butas po. Butas po yan. Yan nasa gilid ng stamp. Ayan po, yan, yan, yan. Parang bilog-bilog pong maliliit. Ang tawag po dyan, perforation. Itong kabila naman po, may perforation, pero yung isang side lang po, ayun, no? Ayun. Ayan po, ayan, ayan, ayan. Perforation po yan. Pero yung kabila po, wala. Yan po, ayun o, oh, tignan yung maigi. Sa ibabaw po niyan ay merong eagle. Ayun. Ito rin pong kabila ay may eagle. Pero, siya po ay, ito pong stamp na to eh, malinis na malinis. Patunayan nga po, nakasilyado pong maigi yan.
Tignan nyo pong maigi sa likod. Ayan. O, malinis na malinis po yan. Nakasil po yan. At naka pasok po yan sa plastic. Plastic na makapal po. At hindi po basta-basta masisira yung stamp na yan. Yan po. Napakaganda po niyan. Napakalinis din po. At tatagal pa po ng matagal na panahon yan. Yung stamp na yan. Ayan po. Ayan. Ito pong isang to, na-issue po ito nung mas nauna pong na-issue ito kaysa rito. Nauna po itong na-issue kaysa po dito. Ang pinagkaiba po niya yung meron pong katak na airmail. Ito po from 1903 hanggang 1933. Pero hindi ko po sigurado kung what year po ito. Dahil sa from 1903 to 1933. Ito po, na-issue po ito. Itong may airmail na ito. From 1917 to 1932. Ito po. Pero inabot po yan hanggang 1933. Sana'y naibigan nyo po ang aking tinalakay ngayon. Pero sa susunod po ay ipapaliwanag po naman po sa inyo ang ano ibig sabihin ng perforation. Yan po, yung paligid na yan. Yung meron pong butas na yan. Paligid. Yan. Papaliwanag ko po yan sa inyo sa susunod na aking tatalakayin. Maraming salamat po sa inyong lahat at good day po sa inyo. Don't forget to subscribe and share and press the bell. Thank you po. Thank you. Hi, this is Carlos Boy Domingo. Welcome to my YouTube channel. All my videos are educational and subscribe and share. Thank you. Welcome to my Lola's channel. Don't forget to subscribe, like and share and turn on the notification for shoutouts. And don't forget to wear face mask, your face shield and stay at home for your health. Thank you for watching my Lola's video. Hope you subscribe to his channel, Carlos Boy Domingo. Hope you like the video. Bye.